Boss, nandito tayo ngayon sa may Fecon Baliwag branch para sa update dito sa may ADB 150 nila. At meron tayong nakita rito at marami silang available sa loob, so papakita ko na lang din sa inyo. Pero ito, meron tayong update para dito sa may FKM ADB 150. So para dun sa mga gustong kumuha na to, nandyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Merong update dito, sasabihin ko na kagad kung ano yung nabago dito. So ito ay standard version para dun sa mga nagtatanong. Ito yung may decals, kasi merong limited edition ito, diba? Yung wala siyang decals, tapos napaka premium or premium yung kanyang mga color. So ngayon meron silang standard version dito at meron silang update para sa mga user, mga bumili dati, no? So baka makatulong din sa inyo to. So umpisahan natin. Dito, dahil dati yung limited edition lang yung merong baso, pero ngayon pati yung standard nakabaso na yung kanyang shock, di ba? So pero same price pa din, no? Same price pa din naman siya dun sa standard version. So yun lang yung mga unang nakabili, no? Malamang hindi ko naman masasabing magre-reklamo, pero kasi wala ka namang dapat i-reklamo. Ganun pa rin naman yung performance. Wala kang dating sa performance ng motor. Napakaganda. Tapos yung mga hinahanap mo na magagandang specs para dito sa motor na to ay nandito. Sa halagang, yan, nandiyan sa description yung kanilang price dito. Tapos yung kanilang isa pa na update is meron dito. So open natin yan. So mapapansin natin dito ay metal na siya. So update para dun sa mga bumili na dati, check nyo yung sa inyo, kasi dati daw ay plastic pa to at merong nagpagawa dito kanina, so naputol yung ganito nya. So good news naman para dun sa mga user na itong ADB 150 ay naka warranty itong lock na to, no? Or itong kabuuan na to, kasi yung dati kasi is pag naputol yung plastic na yon is wala na, hindi mo na masasara. No, nakaganyan na siya. So ngayon, ginawa ni Fecon, nakita nila yung problema, sinolusyonan nila agad, no? Ginawa nilang metal to. So mas madali na siya at mas maganda na yung kanyang lock dito, di ba? So yun yung mga update sa kanya para dito sa ADB 150, di ba? So sa specs wala namang pinagbago, nadagdag lang yung baso natin dito. Okay, walk around ko pa rin kayo ng mabilisan lang, so update lang din naman to dahil nga gusto lang nila boss na i-update yung mga user natin nito, no? So kung magpapawaranty kayo, pawaranty nyo na yung ganito nyo, papalitan naman nila yan. So medyo marami na nga lang daw talaga yung nakapag-avail ng mga naunang unit. Pero yun lang naman, di ba? Sa kanyang windscreen, ayan. Clear yung kanyang visor dito. So adjustable naman yan. Ito, para ma-adjust yan, hihilain mo to, tapos aangat mo na lang siya. So aggressive yung kanyang headlight. Naka-projected bulb yan na apat. So aggressive yung looks niya. At yung kanyang daytime running light. Isalos lahat naman dito, yung ilaw niya is LED na yan. So naka-telescopic fork, merong rubber boot dito. So naka-ABS naman to. Naka-disc brake, naka-mugs, naka-CST tires. So maganda-ganda na yung tires na ito. Tsaka naka-dual sport yung kanyang tires. Naka-dual piston caliper. Ito pa rin. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Boy, parang nakikipagkarera, boy, ah. Pero yan yun. Design pa rin naman niya dito. Halos yan pa rin naman. Wala silang binago doon. Yung kanyang extension ng paa, yung mga padding dito, maganda pa rin yung rubber na ginamit. Yan, di siya madulas talaga, no? Kahit
kapain mo siya, hindi siya madulas. Yung kanyang emblem dito para sa ADB 150, napaka-premium pa rin. Tsaka yung mga kulay, napaka-premium. Yung side stand niya, yan, may kill switch pa rin naman to. Yung center stand niya, malaki-laki din. Yung bakal nito, pati yung kanyang side stand. So, sa foot pegs, yan pa rin yung design, maganda pa rin, stylish pa rin. At yung panggilid niya, ano, bagong punas yata ito eh. Naka 4 valve, naka liquid cool. Yung filter niya, panggilid niya, napakalaki. So, yan, tire hugger. Meron pa rin dito, maganda pa rin yung plastic na ginamit dito. At yung bracket niya. So, bili na lang kayo ng top box para dito. So, nakaabang naman na si Fecon. Diba? At least, concerned si Fecon sa inyo pagdating sa mga ganitong bracket. Yan, yung kanyang taillight na parang pahawigan siya na Wonder Woman, mga ganon. Yan pa rin naman yun. So, LED, pati yung kanyang signal light, plate light, yung kanyang rear fender dito. Yung tires dito sa likod, naka-tubeless pa rin naman yan. Tsaka, naka-disc brake din dito. CST din yung kanyang tires. So, ang size nito is 130/70x13. Dito sa harap, 110/80x14. Naka dual sport yung kanyang tires din dito. Kanyang muffler na napaka-stylish nung datingan. Ayan. Ganda rin ng cover nito. Meron din siyang parang carbon fiber finish dito. So yung kanyang radiator, meron na rin tong cover. Stylish din yan. Talagang masasabi natin na itong motor na to, sa specs pa lang, panalo ka na rito. Sa price, pwedeng-pwede na para dun sa kakumpetensya nito. Talagang okay na okay. So, ito ay keyless na rin. Ayan, nag-a-alarm siya kasi hinawakan natin, no? So, meron pa rin naman tong USB. Ayan, USB port. Ayan, dito sa gitna. Ayan yung mga kagandahan dito. Tapos yung kanyang pagka-keyless, yung design nito. Ang ganda ng itsura. So, sa mga switches niya, meron siyang built-in hazard. Kill switch, merong on and off yung kanyang park light, headlight. Yan, para at least tipid yan sa battery natin. Okay? Ito naman, electric starter. And then yung lever nito, adjustable. So at least, kagandahan nito, kung medyo nalalayuan ka, madali lang i-adjust, pihit mo lang yan, ma-adjust mo na siya, di ba? Adjustable din yung kanyang lever or rear brake pedal niya rito, adjustable din. So may passing light din dito, high and low, signal light, and then busina. So naka naked handlebar pa rin naman to, tsaka naka TFT display na rin to. So meron select and set dito, di ba? So para dito sa price niya, panalo ka na rito eh, no? Mas advice ko lang na gawin nyo ay kung meron namang budget, please i-cash nyo na lang to kaysa magulugan kayo. Kasi kahit saan naman na hulugan is talagang mapapamahal ka, di ba? Kahit saang brand yan, kahit yung Japanese brand, pag kinuha mo ng hulugan, eh mahal talaga siya pag kinumpit mo. Kaya kung merong budget, cash mo na lang, di ba? Tapos ayan, maganda rin yung upuan nito. Merong din stopper dito, tsaka gustong-gusto ko rito yung kanyang leather na ginamit. Tapos yung mga stitches dito, napakaganda ng tahi. Premium na premium, pati yung kanyang foam na ginamit, napakakapal tsaka sobrang lambot. Ito naman yung kanyang plastic para sa upuan. Merong helmet hook dito, then malaki yung kanyang compartment. So meron dito yung libre nating plate. Yan. Tapos dito naman is yung kanyang side mirror, may manual, tapos merong libreng tools. Yan, mga basic tools yan. Meron din dito, tools din. So, ito yung kanyang listahan. So, yan. Maganda yung design dito para sa akin. No? So, yan. Pakita ko rin sa inyo yung iba. Dito naman sa loob. Yan, dito naman sa loob, meron silang slick. Tapos, yung kulay red. Yan, yung glossy. Meron sila rito, oh. Tapos dalawang kulay red, then kulay white,
Then yung kulay black. Yan, yung shoutout ko la boss. Yan, shoutout. Wala kayo isang shoutout. Yan, kay ma'am. Shoutout kay ma'am. Yan. So, ito yung ano nila. Area nila. Yan, di ba? So, yun lang naman. Gusto ko kayong i-update dito para sa Fecon ADV 150 nila. Para dun sa mga naghahanap, available na ulit, no? Talagang ang dami na ulit nilang unit na dumating. Ayos na ayos yan. So yun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay magkamo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos in-upload natin dito araw-araw. So lagi niyong tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita-kata na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.